Kaugnay ng balik eskwela, makakausap natin sa linya ng telepono si Education Assistant Secretary Tony Umali. Magandang hapon po, ASEC. Magandang hapon sa iyo, Mark. At sa lahat ng ating tagasubaybay, magandang hapon din po. Kamusta po, ASEC, yung mga nire-repair natin, particularly yung mga nasa lugar po ng nasalanta? Aabot ba sila sa Lunes, sa pasukan? Yung iba po ay aabot. Doon po sa Hiti aabot. Tayo po ay nakapagpatayo ng tamang dami ng makeshift classrooms at yung tinatawag nating temporary learning spaces. May mga tents po tayo. Humigit ka mo lang na 17,000 pong silid-aralan ang kailangang i-repair at i-rehabilitate. 2,200 new classrooms we have to construct as a result of Typhoon Yolanda, totally devastated. We are ready to accept all our students by June 2. Pero yung mga makeshift po nating mga schools na ginagawa, ASEC, ay sigurado naman hong kakayanin yung pagdumating na yung panahon ng tag-ulan. Kakayanin po yan. Sigurado po yan. Mm-hmm. Pero sa Lunes po, lahat po ay magbubukas ng klase. Wala po madidelay. Tama po yon. Lahat po ng klase ay magbubukas. Wala po madidelay. Sir, may mga school bang ipatutupad yung 3-day school week? Na-finalize yun na ho ba yun? Nagkaroon ng pahayag kanina pong umaga. Wala po munang magpapatupad po niyan sa darating na pasukan. Okay, maraming salamat po sa inyo, Education Assistant Secretary Tony Umali.